What's up guys? Good morning sa inyo, good evening, afternoon sa inyo lahat dyan. Guys, pag-usapan natin ngayon, tuwing kaming mga OFW, tuwing uuwi kami dyan sa Pinas, bakit ang daming pinabibili ng mga kapamilya natin pasalubong para sa kanila? Bakit kaya? Yan ang alamin natin guys. Meanwhile, salam po muna yung labada natin bago tayo magbentuhan. Guys, kaya dito, pauwi na eh. So yun guys, una ko nalaman ba ang nakita ko bakit sila ganun posige na magpabili. Akala nila guys, pag umuwi tayo galing abroad, papunta Pilipinas, marami talagang dalawang pera. Kaya marami silang binabibili. Yun ang hindi nila alam guys. Umuwi kami, pero naipadala namin ng pera. Every month, nagpapadala kami ng pera dyan sa Pinas. Kaya, ang mangyayari, ang matitira na lang sa amin dito, yung huling sahod na lang namin. Kaya, hindi kami maraaw. Kukunti lang ang dala namin pera. Pauwi. Kasi, naipadala na namin, buwan-buwan. Yun, guys. Okay, guys. Number two. Kaya sila, sa tingin ko, kaya sila nagpapabili sa atin dito sa ibang bansa. Dahil ang akala nila dito sa ibang bansa, mura ang bilihin. Hindi guys, hindi mura ang bilihin ang mga panila nila dito na inuwi sa Pinas. Parehas din, kaya lang nga, yung value. Sa Pinas, mataas ang value, dito sa ibang bansa, mura. Pero parehas lang din ang presyo. Kaya akala nila, mura lang dyan, kaya bili mo naman ako nyan. Mura ang mga bilihin dyan, mura mga gantong mga damit, mga pabango. Hindi guys, hindi mura ang bintaan dito, ang bilihin. Ang nangyari lang, may tumatawag sa akin. So yun guys, ang pangatlo natin guys. Ito na ngayon naman yung game problema mo. Kapag naparami ang napamili mo dito sa abroad, yun ang problema mo sa airport kasi meron kaming weight limit na tinatawag. Meron lang kami, katulad ako, direct flight is 40 kilos sa Philippine Airline. Ewan ko lang sa ibang airline. Kaya, pag marami kang ipinamili, sigurado guys, overweight ka pagdating doon sa airport. Tsak, magbabayad ka ng excess luggage. So, isa yung mga problema mo. Tingnan mo ngayon, ang dami na napamili. So, ayan guys, marami nang napamili. Puno na yung luggage mo. Ito na ngayon, isang box bed. Ito na ngayon ang problema. Pagdating mo sa airport at pag nag-excess luggage ka, babayaran mo ang per kilogram. So, yan ang isa sa magiging problema pagdating mo sa airport. Marami ka nga napamili, pero magbabayad ka pa rin sa airport dahil excess luggage ka. Yun ang magiging problema mo. Kaya limited lang din ang iyong dadalhin pauwi sa Pinas. Maliban na lang kung marami kang pera, ipakargo mo na lang, pwede yun. Pero yung airport ay limited weight lang kami as in requirement ng airline. Kung anong airline yan, so yun lang ang makina maximum. Pero kung willing kang magbayad, pwede na rin. Bayaran mo yung excess per kilogram ng iyong luggage. Dahil mapera ka, so walang problema sa'yo yan. Okay guys? 5 hours later. So yun guys, babalawin ko na ang ating labala. Natapos na ng sabunan, so balawan na natin. Mga kumot lang ito guys. Para malinis na ang ating gamit. Pagbalik natin. Yan ang trabaho natin sa ito sa OFW, sa pagiging OFW. Kailangan marunong maglaba, marunong magluto. Marunong ka rin, alam mo maliit eh, yan. Marunong ka nga, hindi ka marunong lahat. So, kawawa ka dito guys sa ibang bansa. Dahil walang tutulong sa'yo, kundi sarili mo. 3 days later. Number 4, eto na guys. Pauwi ka na nga ng Pinas. Yung sasalubong sa'yo. Yung sasalubong sa'yo, naghihingi pa ng pamasahe para sunduin ka sa airport. Yun ang malupit guys. Pauwi ka na nga lang,
ikaw magagastos para susundo. Ganun totoo yun, guys. Lalo kung wala silang ano, wala silang pamasahe, papunta sa'yo. Kaya, kung pwede lang, guys, umuwi ka na lang, mag-isa, through airport, through sa bahay, para wala ka ng ano. So, ikaw pa rin ang gagastos, guys. Wala na, wala ka nang natira na budget para sa sahod ko ano man yung maiuwi mong pera. Kaya, ano talaga, guys, ano, parang wala ka nang ano, no choice ka eh. Wala nang ano, susundo yung kapamilya mo eh. Gusto nila makapunta man lang sa airport. So, kaya lang, guys, tayo pa rin ang gagastos ng pamasahe na. Okay, nag-artila sila ng mga sakyan. Tayo pa rin ang ano nun, sasagot nun. Panggasolina, ikaw pa, tayo pa rin nun. Kaya, wala tayong lusot, guys. Yan ang buhay natin sa abroad. Guys, magsasampay na tayo. Tapos na tayo maglabas. Ang init, oh. Sampay tayo ng Labada. Natapos na. So yun, guys. Eto na. Panghuli, guys. Yung mga bibigyan mo ng regalo o pasalubong sa ating sa Pinas. Guys, meron ka pang maririnig na bakit ito lang? Bakit kukunti lang? O bakit kunti lang? Bubuti pa nga, guys, at meron pa silang natanggap. Buti nga, dapat nga nagpasalamat pa sila at meron silang natanggap kahit nang papano. Kahit kundi meron ka pa meron ka pa, guys, maririnig na bakit ito lang? Yan, guys, ang nakakasama ng loob sa amin na binigyan mo na ng kahit papano at yung pasalubong nila, meron ka pang maririnig na hindi maganda sa pakinggan. Kaya, guys, minsan nagtatampo din kami mga OFW kasi meron na nga silang natanggap kasi hindi naman namin pinulot ang pera dito para ipamigay sa ibang tao. Pasalamat na lang sana sila at meron sila natanggap. Okay, guys? In summary, we must give value to the people surround us and give value also our money. Ang ibig sabihin, guys, pagpahalagahan din natin ang ating kapamilya na nakasapaligid natin kasi balang araw sila rin ay makakatulong sa atin. At pagpahalagahan mo rin yung pera na iniipon mo o natin dito sa ibang bansa. Ang ibig ko lang sabihin, guys, share your blessing. Ito ang last, guys, mas maganda yung ikaw yung tumutulong kaysa ikaw yung tinutulungan. So, yun ang pinaka mas maganda sa lahat. Mas magaang ang pakiramdam. So, at the last, guys, yung pera na iniipon natin, guys, ang pinakamahalaga sa lagat, pinapalago natin ang pera na naiipon natin. Huwag natin basta ginagastos ito. Kasi balang araw, pag malago na yung pera, mas marami ka pang matutulungan na kapamilya mo. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Mas marami ka pang maibibigay para sa kanila kasi napalago mo ito. So, yun lang, guys. Sana mayroon kayong natutunan na aral sa vlog ko na ito. Okay, guys. Salamat. Thank you. Meanwhile. Guys, shoutout ako sa mga kaibigan ko. Si Kuya Tony Jimenez ng Riyadh, Saudi Arabia. Si Lakay Sadik ng Damam. Marvin Ricamora. At saka si Auntie Lucy Clarkson ng Texas, USA. Shoutout sa inyo lahat, guys. Pag-ingat kayo. Love you. Guys, tatapusin ko na itong video na to at bukas, flight na rin natin pauwi ng Pinas. Guys, sana please like, subscribe, and comment below sa mga hindi pa nakasubscribe dyan. Baka naman. So guys, na nag-iiwan sa inyo ng mwa. I love you, guys. God bless. America.